nagbuni ang buong Pilipinas at ang lahat ng mga Pinoy sa buong mundo dahil finally nakatungtong na rin si Kai Sotto sa NBA. Kahit nasabihin ng iba na ito hindi pa talaga NBA proper, yet pwede na itong makonsider na nakaapak na si Kai Sotto sa NBA, wearing real NBA jersey, practicing and training in a real NBA facility, and playing with and against real NBA teams. In fact, nang pinalabas ang pangalan ni Kai Sotto na isa sa mga maglararo para sa Orlando Magic NBA Summer League roster, ay marami ang nagulat nang nakikita nila ang height ni Kai Sotto at hindi nilang mapigilang makumpara si Kai Sotto sa number 1 pick in this year's NBA draft na si Victor Wembanyama. Well, yan ang ating papasadahan in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Welcome to Express Info. Once we reach 200,000 subscribers, we will be having an incredible giveaway. One lucky winner will score the ultimate prize, the Rise Nitro basketball shoes, promoted by Kai Sotto himself, the latest Puma ambassador. Subscribe, share, and comment anything positive about Kai Sotto for your chance to win these exclusive kicks. Get ready to rise above the competition. Good luck, and stay tuned for more exciting content. At mukhang hindi pahirapan ang paghahanap ng NBA team na paglalaroan ni Kai Sotto sa NBA Summer League. Dahil according sa tweet ni Sir Dean Kinito Hansen na inimbita rin si Kai Sotto na maglalaro sa Summer League ng mga koponan ng Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Houston Rockets at pati ng Dallas Mavericks. At hindi nyo ba napapansin guys na lahat ng mga teams na nag-aagawan kay Kai Sotto ay pawang mga champion team sa NBA at napaka-rich ng kanilang NBA history. Ibig sabihin nito na nakikita ng mga champion teams na ito kung gaano kagaling ni Kai Sotto at kung gaano pa kalaki ng kanyang potential. Having one invite is very difficult to get dahil ang daming mga players ang gustong magkaroon ng isang team. Kaya ngayong nalalaman natin na hindi lang isa, kundi limang NBA teams ang nag-aagawan kung saan maglalaro si Kai Sotto sa Summer League means a lot sa galing niya. At sa tiwala ng mga NBA teams sa kanyang kakayahang magiging isang legit contributor sa isang NBA team. Hindi man siguro literal na pinag-aagawan si Kai Sotto, pero parang ganun na rin ang nangyayari. Dahil limang NBA teams ang nagpapahiwatig ng interest na palaroin si Kai Sotto sa kanilang koponan. Pero at the end of the day ay ang Orlando Magic ang pinili ni Kai Sotto at ng kanyang agent dahil ito ang makapagbigay kay Kai Sotto ng magandang sitwasyon para makuha niya ang kanyang pangarap to secure a roster spot sa Orlando Magic. At narito ang top players to watch in NBA Free Agency 2023. Kyrie Irving, Dallas Mavericks. Ito ay interesting na pangyayari. Si Kyrie Irving ay isa sa pinakamagaling na player sa NBA. At tila ba siya ay isang challenge at mukhang hindi siya masaya sa kanyang mga dating koponan na Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, and Brooklyn Nets. At mukhang hindi gusto ni Kyrie Irving ang short-term deal. Pero, kaunti lang ang mga koponan na kaya siyang ma-afford. Fred VanVleet, Toronto Raptors. Kung hindi makukuha ng Houston Rockets si James Harden na nagpahayag na mananatili siya sa kanyang $35.6 million kontrata sa Philadelphia 76ers nitong Febes bilang posibleng hudyat para sa isang trade, malamang susubukan ng Houston Rockets si Fred VanVleet
at magbigay sa kanya ng malaking halaga. Kailangan magpasya ang Raptors kung saang direksyon sila patungo. Sa susunod na mga araw ay ipakita nila kung ang kanilang plano ay manalo ngayon o maghintay at mag-reset. Kung ano ang kanilang i-offer kay Fred VanVleet ay diyan natin malalaman ang kanyang desisyon at baka tuluyan na siyang lilipat. Austin Reeves, Los Angeles Lakers. Usapang tagumpay ang kwento ni Austin Reeves. Siya ay isang undrafted at meron siyang average na 7.3 points bawat laro bilang isang rookie. Nagtala ng average na 13 points bawat laro nitong nakaraang season. At naging pangatlong pinakamahusay na player ng Los Angeles Lakers kasama sina LeBron James and Anthony Davis. Maaaring mag-alok ang LA Lakers sa kanya ng 4 na taon para sa halos $99 million contract. At malamang na ito ang kailangan ng Lakers upang mapanatili siya. Draymond Green, Golden State Warriors. Walang koponan ang gumastos ng mas malaki kaysa sa Golden State Warriors. At si Draymond Green ay maaaring hindi ang pinakamadaling personalidad na pakitunguhan araw-araw. Ngunit siya ay isang malaking bahagi ng 4 na kampyonato ng Golden State Warriors. Mahirap isipin na makikita siya sa ibang lugar. Bagaman ang mga bagong patakaran ng CBA ay nagdudulot ng posibilidad na mangyari ito. Chris Middleton, Milwaukee Bucks. Ito ay dapat madali sa kahit na anong paraan dahil si Chris Middleton ay parang hindi gaano pinapahalagahan. Ang kampiyon sa Olympics and NBA na si Chris Middleton ay ang perpektong kasama ng Milwaukee Bucks star na si Giannis Antetokounmpo dahil wala siyang pakialam kung makakuha siya ng 5 tira o 25 tira. At inaasahan na ang Milwaukee Bucks ay gagasto ng malaki para panatilihin siya. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.